82 cases, adunay 4,959 ang aktibo or 12.6% kini sa 39,082 mga katinig, adunay 32,873 niini ang naka-recover na. Adunay 1,243 ang mga overall total sa mga nangamatay. Mga katinig, mura og dili magpareho ang mga levels sa quarantine. Kaya doon yung mga lugar sa Mindanao nga nag-modified community quarantine na doon na enhanced community quarantine. Mga katinig, apan by and large, diligid kumpiyansahan mga katinig kaya doon na may lain-lain ng mga variant ni aning gitawag og COVID-19, no? Og kini mga bagong mga variant kuno mga katinig mas ngilngig. So, diligid magkumpiyansa, no? Sunod kita sa mga protocols, kung pwede pa ganito pasubrahan ng mga protocols like wearing of face masks, facial, itong physical distancing, of course, including itong hand washing, no? Ang mga tao karon na ako'y nakitaan, si Kaloy Rosario, itong niaging si Mana, gamiting me, ang ihang face mask, no? Kay duhaw yun kabuok. Mga katinig, aduna po yung mga kaigsunan natong hangtod karon na gamudumili nga magpa-vaccine. Well, ilahan ang katungod sa mga nasod mga katinig, doon ay mga residente, doon ay mga citizens nga nag-protesta kay dili sila gusto magpabakuna. Ilabi na ka mga kabataan kay di nila gusto pabakunahan. Well, tinuod katungod na ito kana, apan mga katinig, hinumduman na ito nga ang atong panggamhanan nagapaningkamot nga makabot katong gitawag og herd immunity aron sa diha, mga katinig, maundang na kining padayon nga pagkailap o pagkuyanap ni aning COVID. Mga katinig, gawa siya ng COVID, no? Atong hisgutan po kay before ni about kining COVID, usap po kalaing virus sa mga hayop, kining gitawag og ASF or African Swine Fever, ang nitakboy diri sa tibuok Pilipinas, nagigikan gihapon kini sa nasod sa China. Naunsa naman kini si China, no? Mura mag-producer kini og mga virus, no? Mga katinig, taon-taon natong hisgutan kining ASF kay naana sa linya bong? Aha, mga katinig, naana sa linya ang Regional Director sa Department of Agriculture, si Director Arlan Mangelen. Magandang umaga po, Director. Welcome at maraming salamat sa panahong binahagi niyo sa Tinig ng Bayan. Si Karomi po ito. Ay, Karomi, magandang umaga. Kaibigan na lang, Karomi. Hindi na director. So, kaarlan pa rin po. Kaibigan. Kaibigan tayo. Anyway po, kumusta po ang ating Department of Agriculture? Ano pinagkakabalahan nito ngayon sa region? We understand, mayroon kayong activity na distribution ng dispersal dito sa Kidapawan later. But before po natin yan na pag-usapan, kumusta po sa buong rehiyon ang Department of Agriculture? Well, in general, okay naman. Very smooth naman yung mga nagagawa natin ngayon, yung mga intervention natin sa ating mga kababayan. Ano? So, we're very lucky dahil despite of course, meron tayong pa rin pandemic ngayon. No? Nagagawa pa rin natin na mapapaikot ang ating mga staff and employees para to perform their mandate. Kaya, and one of those mandates na isang ginagawa natin na very crucial for this year yung gusto natin ma-utilize yung mayroon tayong area dyan sa may Amas, sa Simriat, na mga around 400, more than 400 hectares. No? So gagamitin natin yan. Sinettle na natin yung about doon sa problem sa mga settlers dyan. Ano? So magiging contribution na rin ito on the part of the ng department
na para makita natin na yung mga kababayan natin ay kasama natin, inclusive ito sa program natin ito. So, sinama natin sila at magiging production area na rin yung more than 400 hectares na yan. Mm-hmm. When you say production area po, ano pong nakaprograma dyan? Tataniman ba dyan o magka-parabang multi-cropping or may livestock ba? Yes, lahat ng banner program natin ay binigyan natin ng direktiba na tingnan ang paano natin ma-utilize, ano ang kanilang posibleng intervention. So, nagkaroon na sila ng mga arrangement with the mga settlers kung paano natin gagawin i-implement yung bawat programa natin sa area. Mm-hmm. When you say nagkaroon ng arrangement with settlers, itong mga settlers ba will be the beneficiary or will there be other groups who will benefit from the program? Ang mga settlers natin diyan magiging part ng programa natin, so they will be actually included as beneficiaries. So pinapa-comply na natin sila doon sa part na paano maging eligible na beneficiary. Like for instance, RSBHA, may na-enrollment nila. So pinapa-enroll na natin sila, no? And then RSBHA po? Opo, sa registry system po natin yan. Kasi basic na requirement yan to be a beneficiary ng ating programa and other mga projects, ano? So ganun po yun. So, kinakailangan po bang organize itong mga beneficiaries? Tama rin na kailangan i-organize natin sila, kaya sila din na mayroon naman din mga association. Mm-hmm. Kaya yun, ina-cluster na din natin sila para mapasok din natin sila sa isang programa natin na tulad ng consolidation under sa F2C2 program. Mm-hmm. So ganun po yun siya. Kaya gusto natin ma-utilize itong area dahil para ma-insure din natin in the future ang regional food security natin dito sa region. Kasama ito yan, nagagawa ng mga contribution na doon sa regional food security natin. Mm, medyo malawak-lawak po yung 400 hectares. Sa ano po, yeah, in particular yung mga naka portfolio na nagagawin diyan, anong klaseng tanamang itatanim, anong mga hayop ang aalagaan riyan? Meron tayo dyan actually ngayon, to start with, yung meron tayo dyan yung tinatawag natin sa rice natin na automatically meron tayong ipapademo na hybrid na 15 hectares, ano? And then secondly, meron din yung sa corn natin na ipapasok natin sa kanila na mga around ganyan, 10 hectares, ano? Na ibibigay natin para na yan. Yung lahat ng mga nandyan din na mga set na may tinatanim na, di siya, magiging recipient sila nung kanila din mismo through that programs natin. Mm-hmm. So aside from that, tingnan natin yung area kung gaano ka-feasible yung sa mga fruit bearing trees na din natin tanim. Kasama natin dyan lahat ng mga areas dyan yung tingin din natin sa PCA para pataniman din natin ng mga nating mga kanyuran, ano, itong coconut natin, dahil kasi nga gusto rin natin mapalawak din ang mga area ng ating coconut. Dahil meron na tayong Coco Levy program, ano? The same time, pinatingin din natin ito para sa B-Park na kasama natin para makita kung paano rin tayo magkaroon ng fishing ground sa may area ng 400, more than 400 hectares. Balik lang ako sa ano po, sa usaping 400 hectares, kasi dahil alam natin na bagamat pag-aari ito ng gobyerno, itong 400 hectares sa ito ay may mga residente, may mga tao rito, settlers po. Paano niyo hinandle ito? Opo, yan nga sinasabi ko, nagkaroon na tayo ng arrangement with them. Mm-hmm. Dahil na prior sa ating mga programa, it's a very long way, you know, na paano natin sila na-convince. I-relocate po ba sila? No. Mm-hmm. Yun nga, kinonvince natin sila na they can utilize the area. Dahil tayo naman ay, ang ating mga recipient is farmers and fisher folks din naman. Sila ay mga farmers din. Kung gusto rin nilang cultivate, gusto rin nilang mabuhay. So binigyan natin ito ng emphasis na through the programs and projects ng Department of Agriculture, the same way, ma-attain ninyo, mabubuhay din kayo. Malalakas din ng lupa. Mm-hmm. At magkukultivate. So magkakaroon tayo ng as partners natin sila ngayon. Mm-hmm.
Ito dito sa dito sa Patadon po, marami lang mga pagalitan usan, ha. Mapita sa Kanulangon. Anyway po, kailan po mag-kick off by your estimate itong pag-utilize ng 400 hectares diyan sa Amas po? Mga 2 weeks ago, nagkaroon na sila yung technical working group na yung post natin. Mm-hmm. At nung pag-determine ng mga area ng individual and then of that yung association na covered na nila, eh nagkaroon na sila ng final na identification. So, mm-hmm. Doon from there, mag-take off na yun siya. Mm-hmm. Take off na yun siya. Kasi nga, nagkaroon na sila ng final determination kung ato, ano yung meets and bounds ng individual and of course that yung meron silang mga association o paano natin yung mga handel. Ano yung intervention yun ditong area nila, yung area portion, area naman ito ng Department of Agriculture ni co-cultivate. Mm-hmm. Sa pagkalam po natin, yung mga association nila will be part of our social preparation. Mga ilan po ang mga farmers po na settlers dyan ngayon? Ang yung farmers na include doon sa negotiation natin, ang mga association nila, lima. Limang association? Limang association meron sila. A total number of members po? May members sila around mga ang nakita ko doon sa kanila, mga around 100 plus na membership. Mm-hmm. Per organization o sila, yung lima po, umabot ng 100 plus? Umabot yung lima. Yung lima, meron silang yun, mga more than 100 na membership. Mm-hmm. Aha. Anyway, maraming salamat po dyan. Ngayon po, pupunta po tayo doon sa inyong activity. I understand, ngayong araw ba or anytime this week, mayroong identified area sa Kidapawan City po kung saan ay uumpisahan nyo yung ating repopulation program ng mga swine. Ito pong mga tinamaan ng ASF. Mayroon po tayong detalye nito? Well, kasama yan ngayon dun sa programa natin sa livestock program nga natin, no? Dahil tinamaan ng ASF problem ang mga municipalities within the North Cotabato province, ay nagkaroon tayo ng pananaw na kung merong repopulation, muling magkaka-recover itong mga kababayan natin. Ano? I mean, yung mas mabilis na recover ng situation. Yung magkakaroon natin na yung situation natin na that of yung na-charge tayo ano, sa color na red, mm-hmm. ay maposible na natin ito maliit. But in the event na alos lahat ng mga tinamaan ng mga municipalities ay meron na tayong intervention through repopulation. You know? So ito ay nangyayari na. Meron na silang nasimulan dyan sa Mayalong sa makilala. And then ito yung tinatarget natin, yung bawat municipality nagkaroon ng cases ng ASF. So lahat din sila ay merong repopulation na program. Mm-hmm. So, itong repopulation program po natin, may we know po kung ano yung specific na banggit po? Of course, ang makilala, I thought... Meron po din sa Kidapawan na may we know kung araw ilan po ang mga apektado na nakaregister sa Department of Agriculture na tinamaan ng ASF po at roughly mga ilang swine ang inyong i-disperse for repopulation? Well, di ako masyado fixed. But the budget of this program is more than 10 million, ano? So, ganun po yan. Pero siya naas to the number ng piglet na na-purchase. Hindi ko masyado abisado yung number niya, no? Ilan na yung lahat. Pero lahat po ng munisipyo na tinamaan ng ASF cases, like for instance, yung sa may Makilala, sa may Rojas, sa Magpet, sa Kidapawan, lahat po yun sila. Bibigyan ng intervention natin ng repopulation. Mm-hmm. When you say bibigyan ng intervention for repopulation, does it mean kung nakapag-register sila, for example, ng 15 casualties or 10 casualties, yun din ba yung number na ibabalik sa kanila? Hindi po. Meron patakaran, may proseso sila sa livestock. Paano nila na-determine yung number of distribution doon sa mga
affected natin ang mga kababayan. Kasi meron tayong budget lang na 10 million plus na yun lang ang inallocate, then yun lang din na dinidistribute natin for that. Equally distributed on the basis of yung number of cases na meron ng bawat municipality. Yung 10 million po sa buong rehiyon at yes. Ang budget na yan ay mga biik po? Yes, piglets. Piglets. Piglets po. Now po, maliban dyan sa balikan muna natin itong ASF po dahil nagre-rip up na po kayo. We understand, we presume dahil nagre-rip up na po kayo, ready na po yung mga communities for the repopulation, wala na pong threat ng ASF, ganun po ba? Yes, opo. Prior po this, nagkaroon na po ng sanitation ang ating mga livestock. Bumaba na po sila doon sa mga areas at ni-inisyon na nila na lahat ng mga condition sa protocols kinakailangan gagawin. Nagawa na po na nila. Mm-hmm. Yung source naman po natin ng piglets po, saan po nang gagaling? Merong supplier na breeder na siyang nanalo doon sa procurement. Kasi gina-procure po yun siya. I mean, merong bidding process. So, public na ina-announce natin para kung sino yung qualified na pwede nilang matugunan yung specs na pinovide natin, ay siya po yung magiging source. At yung supplier po ay within the region lang po ba? Yes, within the region lang naman tayo, ayaw natin na lumabas. Mm-hmm. Dahil nga doon sa source kaming kailangan natin, tayo rin na nag-provide. Mm-hmm. Mapunta naman po tayo dito sa demand. Yung demand po, I understand na kulang pa rin po ang supply ng pork sa region. Tama po ba? Well, tayo naman sa region ay hindi po tayo nagkukulang ng supply. Okay. Even before pa, no, yung mga time at very the height of ASF cases na meron tayo sa entire Philippines, no, tayo hindi tayo nagkukulang. Meron tayong contribution sa NCR na mga allocation na galing dito sa atin. Ano? So, ang problem lang minsan kasi, yung meron tayong mga traders na or mga third party na medyo nag-take ng the opportunity dun sa mga situation, kaya nagkakaroon tayo ng yung situation na minsan nakala natin kulang na ang supply natin. Mm-hmm. Kaya opo yun, hindi ko naman sinasabi nag-holding sila, hindi ko naman sinasabi naman, pero something na tinitake nila na opportunity yung situation para malalo silang kikita. Mm-hmm. So nagpapadala, nagsiship pa po tayo sa ibang rehiyon? Yes, continuous naman yung ating mga swine na mga racers na meron silang pinapadala sa Metro Manila. Kasi nga po, yan eh, dati na nilang, regular na nilang mga client yung meron sila doon sa Metro Manila. So, dahil na rin po tayo dito, without compromising yung ang ating local market, ay talagang nagagawa naman po nating mga, itong ating mga swine racers po natin dito sa region. Aha. Maraming salamat po sa inyong panahon. Baka mayroon po kayong ipaabot sa ating mga tagapakinig na hindi po namin naitanong sa inyo. Well, yun nga, ang ating po dito, nagpapasalamat tayo na bibigyan tayo ng pagkakataon ng tugalan ng Joy FM through sa inyo, Karomi, dahil po nga para ma-explain natin sa ating mga kababayan yung mga ibang details ng ating programa, no? Especially related dito sa ASF problem natin na ito nga, meron na tayong repopulation. Dahil doon sa plano po natin na talagang gusto natin maalis na po tayo doon sa red zone, partly red zone po tayo, no? So kinakailangan natin na matanggal na tayo doon sa tagging na yan para po eventually mabalik tayo ng green, and then from there maluwag na talaga po yung pagkakataon natin na kahit saan po tayo magde-deliver ng ating mga produce na mga swine dito sa region ay within in accordance with that yung mga protocols na nagagawa po na natin, kaya mas madaling may benta ng ating mga swine raisers ang kanilang mga alaga
Ganun po yun. Yun ang pinaka-primary objective po natin. Pangalawa, gusto ko rin paabot sa ating mga kababayan na it is actually part of our plan na meron po tayong insurance doon sa, assurance doon sa regional food security natin dito sa region. Magandang umaga po, Karomi. Director, sandali, Director. Meron tayong texter sa ating linyang 0977-182-5833. Nagtatanong po, ano daw po ang gagawin niya para po siya maka- benefit nitong repopulation program dahil siya daw po ay isang biktima ng ASF. Well, unang-una, pili siya mag-coordinate sa municipal agriculturist ng saan siya, no? Na located na area nila. Then from there, para matulungan natin siya, mag-coordinate sa atin, sa, especially sa livestock program po natin, ang ating municipal agriculturist po. Aha, meron naman po siguro kayong record ng mga ano po, na biktima ng ASF po, ano? Yes, yung record natin is actually that came from the local government unit, no, na pinadala sa atin. So yun po nagiging basis natin. But nevertheless, ang programa naman po ng ating gobyerno, ito yung lagi kong ini-emphasize, ang programa ng gobyerno ay pwedeng ma-stretch. Mm-hmm. Once more po, maraming salamat and more power po sa inyo. More power din, Karome, sa ating mga listeners po sa Joy FM. Magandang umaga po sa ating lahat. Mm-hmm. Yun po mga katinig, ang tinig ni... Regional Director Arlan Mangilin, hindi na daw siya tawaging director kundi ano na lang, kaibigan. So ka Arlan Mangilin. Mga katinig, medyo magandang balita, no? Dahil siyempre nagtagalog na po da kay Tagalog matatong kaistorya. Si Director Mangilin, di siya makaistorya o straight nga Bisaya, daw makasabot siya. So napugusta o Tagalog. Mayang balita mga katinig kay of course sana magsugod na ang repopulation program diri sa ato ang swine industry nga ilabi na katong mga nabiktima sa ASF, no. Ubay-ubay ni diri sa Kidapawan sa Magpet, no. Mumahinumduman nato diha sa Magpet sa una mga katinig nagpanik ang mga hog raisers diha. Ang uban diha nagbisan og gibawal nga mag-ihaw anong mga baboy nga adunay sakit. Diya pagin sa may sapa, nag-ihaw, mautong kalit o paspas nga ni Kayla. Pero good enough kay nangatang Department of Agriculture. Paspas po ang ilahang pag-respond ni ini. Mga katinig, aduna kita iduha kaminuto na lang. Una mo abot ang alasay sa imedya. Mabalik kita kung man sa pipila ka mga panginumdum. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas? Ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor. Ngano daw nga negative ang resulta. Sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Keys, Weight Plus, Animal Feed Supplement. Nganong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto nga King's Vita Plus Animal Feed Supplement? Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit ug balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakumpleto nga ingredients sa feed supplement kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega 3, D3 ug probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building. Pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit
o King's Vita Plus mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C, garlic nga natural antibiotic, o vitamin C nga immune system booster, makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate, natural o mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas, mapalit sa mga butika. Ado na kabay gibuhing piso ng hybrid o manok mang sabong nga nakasinati og sakit sama sa hala, pisik, sipunog ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalintura o baka adunay samad. Ani ana ang pinaka-epektibo nga water soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol ug carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang duha ka 5 gram water soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan. Sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga agri-vet stores. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang FlyCorp Korean Office. FlyCorp Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng FlyCorp Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa FlyCorp Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata, maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa FlyCorp Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maririn silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa FlyCorp Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Isayos sa ating mga orasan na 34 minutos sa po makalipas ang alasayos, mga katinig, na dahil nakahukap dahil ka na to. Ano? Kauban na to karoon ng ato mga kaigsuna na mga katinig diya sa Caraga, sa Davao Oriental. Ang Joy FM Caraga, madayon na timprano kamayo hurot, mga katinig sa Caraga. Mga katinig, na diya si Ka-Jilin Seban o si Ka... Dalandan. Napay bago diha. Anyway, mga katinig. Mga katinig, mga taga Caraga o mga taga North Cotabato o South Central Mindanao, sa mga taga Davao Oriental. Ayaw mong hawa kay nindot kay kinatong hisugutan karon, mga katinig. Kumakauban nato ang Assistant Regional Director sa Cooperative Development Authority, si ARD Ayan Caceres, tungod mga katinig. Aduna po sila yung mga pagpangandam sa mga kooperatiba sa tibuok Pilipinas, sa ilabi na kay kining dunay Mandanas ruling, no? Kining Mandanas ruling, mga katinig, mao kini katong gi-file nga kaso sa usa ka congressman, no, diha sa Korte Suprema, og nidaog kini si Mandanas nga ang mga share, no, sa buhis sa atong national government i-bahin-bahin, apilan ang mga local government units sa bahin ni ini. O mga katinig, ambot unsay atong sayron sa iya, kung unsa ang mahinungdano ni ani para sa ato ang mga kooperatiba. Nasa linya, mga katinig, si ARD Ayan Caceres. Mayong buntag, ARD Ayan, welcome sa Tinig ng Bayan. Hello. O maing buntag, Karomi, o sa tanan nga nagpaminaw sa kanina estasyon. Salamat po sa inyong pag-invite sa
hindi iisip ko sa ka-guest. Mm-hmm. Bahin sa cooperative movement kasi sa Region 12. Mm-hmm. ARD, live kita sa ato pong sister station dito sa Davao Oriental, sa Caraga. Mga niadtong niagi mga simana nang naningkamot gud mi nga makontak na mo ang CDA kay guwas yaning mandana sa aduna po yung daghang mga pangutana ang atong mga kaigsoonan mahitungod niya ning proseso ug mga requirements sa pagparehistro og kooperatiba. But before that, ato sigurong unahon na unsay kalambigitan niining Mandanas ruling sa ato ang mga kooperatiba, ngano nga ginapaandam nato ang mga kooperatiba in time for the implementation niining Mandanas sa ruling next year. Okay, so kanang Mandanas ruling no, decision ko na sa Supreme Court of the Philippines. Tapos iimangod na itulog ka pillars functions ang CDA. Una-una kaning registration, regulation o kaning developmental function sa CDA. So as of today, wala pa gyud ka ng konkreto or instruction gikan sa CDA head office kung sa itong mga functions nga na-devolve na ito sa atong local government unit in connection or in compliance to the Mandanas ruling. Pero ang mga kooperatiba karon, kung gusto sila matukod ng kooperatiba para makahabil unsa man gusto nila nga makuha sa gobyerno, ang CDA willing mudawat, mutabang sa ilaha kung gusto man matukod sila o kooperatiba listado sa Cooperative Development Authority. Mm-hmm. Ang common people's understanding niya ng Mandana sa ARD, no? Kay madugangan ang pondo sa mga local government units tungod kay kanhi kadtong earnings sa customs sa ug uban pa, wala na appeal sa share ang mga LGU. So karon na expected na mo increase by around 27% or more ang pondo sa local government units, and so therefore mo madugangan po ang iyang serbisyo. Now unsa sa level sa CDA, will it also mean nga madugangan po ang inyohang pondo in as much as na amoy gi-mention nimo nga development role guwa sa inyong registration o regulation function? Sa pagkakaroon, no, sa 2021 ng mga budget, nala-increase gamay sa among maintenance and operating expenses. Pero sa 22 nga budget, so wala pa na kung nakita din ang data regarding ana. Mm-hmm. Pero kung madungangan ang functions CDA na mga programs na implement in connection to Mandanas learning, so definitely naagay mapunupod sa among budget. So may bana na siya during implementation good sa Mandanas ruling. So karon ang guwin pa man napapakaroon sa devolution of functions. Mm-hmm. May mga government institution karon na naay mga functions nila na naadto na dito sa local government unit. So, in connection po na dito sa katong mga taxes na napunan ang ilahang internal revenue allotment tungod atong mga taxes na nadugang dito sa ilahang budget. Mm-hmm. So sa CDA, nagahulat kami karon sa Central Office kung sa batong mga programa na among i-implementa in connection dito sa katong Mandanas ruling. Mm-hmm. Atong hinahinayon o bukikion kining role sa CDA, ARD, no? Unang-una, siyempre ang inyong registration o regulatory function adto sa registration, unsa ang proseso, unsa ang requirements sa pagparehistro sa CDA? Because we know sa una kuan lang nalang kay PMS sa nya na kay constitution and bylaws sa ano na pwede na ka magparehistro sa CDA. Kung ang mga grupo sa katawhan gusto magtukod ng kooperatiba, unang-una, mo undergo sa sila training or seminar. Ginatawag ka na karon ng pre-registration seminar.
Mm-hmm. So nga mo si ang opisina si David sa Pinatawan na kag-schedule every third Tuesday of the month. Mm-hmm. Ano ka na mong schedule sa pre-registration seminar. Dito i-discuss yung sa aming mga kooperatiba. Mm-hmm. Kung gusto, nagustuhan ba sa mga tao ang kooperatiba na format sa organization. So, karunti naman sa pandemya, so wala sakit tayo physical na pre-registration seminar. Ang ginabuhat is through video conference or virtual lang usa. So, kung katong gustong mag-request of a seminar, pwede sila musulat sa MUA. Kasi di yung inform na gusto sila ma-pin sa pre-registration seminar. So, mukha na ang unang step, no? Kung gusto sila mag-tokod o kooperatiba, ma-undergo sa sila o pre-registration seminar. Kanhi mo, nag-atawag na pre-membership education seminar. Kaya, yung tawag na namang pre-registration seminar o PRS. O, gi-require ang tanang miyembro. So proposed member or supposed member ng kooperatiba dapat mo undergo dog pre-registration seminar which is one day, tama ba? ARD? Tama. Mm-hmm. Tama na siya, sir. Na one day na seminar. Kanan nga mga cooperators na kung gusto mo appeal na membro sa kooperatiba at mga pioneering. So aside na yung mga documentary requirements sama isa yung dimension doon niya katong mga articles of cooperation and bylaws right after the pre-registration seminar. Kung makadecide na good sila nga cooperative ba ilang gusto nga pagayin mo on the organization. After po makadecide sila na mag cooperative sila, di after sa ilang pre-registration seminar, i-comply nila ang mga documents sa what other seminar requirements bago sila fully ma-qualify for registration. So katulang no, ang pinaka-basic lang yung katong pre-registration seminar. So malang ito nga mong ginapangayo nga seminar ko. After registration, kung naristo na sila as cooperative, naanap po tayo mga mandatory trainings na tinanglan apilan sa mga member at sa officer sa cooperative. Okay. So, after pa dahil eh. So, after ko. Kining mga mandatory trainings after na ma-register? After na nga ma-register ang cooperative. Mm-hmm. So, kung dili siya maka-attend o pre-registration seminar, but pasabot, dili siya pwede ma-register? Oo. Kung katong member sa kooperatiba, dili siya maka-appeal o pre-registration seminar, dili siya pwede mahimong member dito sa kooperatiba nga di pagahimuon sa usaka grupo. Mm-hmm. So, kinahanglan katong members na nakasilat dito sa Articles of Cooperation, na-agreed sila yung may pakita ng Certificate of Attendance or Participation na nag-appeal din sila o pre-registration seminar na nag-conduct sa CBA. Mm-hmm. O the minimum number of members, murag 15 yata kung wala ni nausab ARD? Oo. Sa balaon, murag yapon 15 ang minimum requirement number of member. Pero gusto nila nga operational ang kooperatiba, we encourage na naunta sila yung member nga 25, at least 25. Kaya dibutang ko sa balaod na namanggol ko yung mga officers, committee, ang mga kooperatiba niya. Kaya itong ihapon na tanan, mudagan siya mga 24 person na including mga committee heads. Oo, committee members. So, police station, pwede 15, but for the cooperative yung mahimong operational, ang kina-encourage na naayong at least 25 members initial. Now, what if granting na ang 25 nagpa-pre-register, na-register ang cooperative, but after it has been registered, adunay nagdugang mga miyembro nga pulo. Kining pulo, do they have to undergo pre-registration seminar? Kay murag you're saying kining pre-registration seminar has taken the stead of kadtong PMS, tama ba? Sige. Ang kanang pre-registration seminar, preparatory ka na before ma-registro ang kooperatiba, no? Mm. So kung ma-registro ng kooperatiba, nabi instance nga na ay gusto magpamembro. Madugangan. So madugangan. So katong
wala gyapon giwala ang PMES or Pre-Membership Education Seminar. Kana siya, muna'y buhaton karon sa kooperatiba nga risto sa CDE, listado na. So kung naay mo dugang, tama sa MG example, pulo, bagong membro, ang kooperatiba na karon sila nga ron ang most PMES o Pre-Membership Education Seminar. Bisag wala na mo. Wala na ang CDE. Okay, naana. Okay, ang kooperatiba, once a just CDE, autonomous and independent na sila, no? Okay. So, na sila yung sariling panggobyerno. So, pwede na sila mo kakandak o pre-membership education seminar na ito sa ilang perspective na mga members na gusto mong panigod sa kooperatiba. Pero kung gusto nila magpatabang sa CDE in terms of training, pwede gapon na request mo. Willing gapon ang CDE na mutabang sa ilaha. Mm-hmm. Kaya na mo na, may mga trainings after sa registration. So dito na mo na tabangan sa taon. I understand. Yeah, ARD, I understand na doon ay mandatory training. O kining mandatory trainings na classify ni as trainings for the officers and trainings for the members sa... pwede natong mabalan na in brief lang, pila ka seminars ang mandatory for the officers, ang pila ka seminar ang mandatory for the members? Ang training, duha lang, no? Para ni sa officers sa kooperatiba, pero wala po na nag-ipuhigit ang mga membro. Mm-hmm. Kaya ang membro, pwede man po na sila may mga officers in the future, tama, di ba? Okay. So, while... membro pa sila, pwede na ito sila papinan ang mandatory training. So, duha lang sa mandatory training. Una, katong fundamentals of cooperative. Na kung micro ang cooperative, bot pa sa bot 3 million ang bilo ilang asset, 8 hours ang ilang i-comply sa fundamentals of cooperative. Mm-hmm. Kung ang ikaduha nga mandatory training, kaning governance and management of cooperatives. Okay. So, ito'y duha ka mandatory training na i-comply sa kooperatiba. Pero gusto silang mag-train pag other topics, pwede good, pero wala na sa limandit lang sa CDE as mandatory training. Okay. Mando kita, ARD, sa capital structure. Paki-explain aning capital structure sa kooperatiba. Sige. Pwede ba nga... Pwede ba? Labi na sa itong mga igsuhon diya sa Caraga, no? Sa Davao Oriental, naamanggoy recruitment dito, massive recruitment of members sa kooperatiba, bahalag dili mo magbayad, murag wala pod seminar, pero na-register ang kooperatiba? Sige. Ang kaning Caraga, no, Region 13 na siya. No, 11. No? That's the Caraga Municipality in Davao Oriental. Abin ako katong Caraga na region. Mm-hmm. So, naaputay... under na siya sa Region 11. Yes. Na apuntay si DA dito sa Region 11, ang opisina nila nasa Davao City. Mm-hmm. So, ang among jurisdiction, Region 12, kay na lang ang Miskita Pawat. Okay. So, pero isa lang man ang balaod, bisag asa nga rehiyon. Oo. Ang taga-implement lang per region kung kinsa kung mag-implement sa mga balaod. So, capital structure? Sa capital structure, tama sa gingon, no? Katong may mas na kuan, may mas na collection without training. So, before din magpa-membro, dapat kandakan sa gitong mga prospective members of PMES sa cooperative. Para may balan, saan yung cooperative, maka-decide sila, tama ba nga mag-join sila nga ano nga cooperative. Mm-hmm. After capital structure, okay, so kaning cooperative, voluntary in nature ni siya, no? Kung membro ka, dapat nagod po kayo i-contribute nga, nga tawag nga paid up share capital before ka magsa-member. So, dili pwede nga mamembro ka sa isa ka-co-op, wala kayo gihatag nga paid up share capital. As to how much, so depende na dito sa ilang bylaws. Mm-hmm. Pila dito ang minimum na paid up capital para mahino kang membro sa co-op. Kung kining paid up capital, there has to be a proof that the number of members so-and-so have
paid their ano, paid up capital and bangko, murag requirement ba siya sa ano, registration nga dapat naka-deposit sa bangko ang paid up capital niya ay proof of deposit. Ay deposit casing dapat gid na maayo gid na naka-deposit sa bangko ang kwarta sa cooperative, especially sa paid up capital. Kaysa yun lang mag-declare nga among paid up capital is tag 5,000. But where is that? How will CDA be able to prove nga na ang paid up capital? Tama na siya po si keeping. In the meantime, nga wala pang gigamit sa operation, we advise nga kung mahimo, isulod nila sa bangko para dili basta-basta makuha, magamit na dili otorisado sa kooperatiba. Mm-hmm. Pwede ba ang usa ka tao nga kwartahan, say usa ka politician, mag-tukod og kooperatiba og siya lang say mubayad sa tanang paid up capital sa mga prospective members? Ang kuan mo sa kooperatiba, dapat ang tanan mga membro mo bayad o kapital nga to sa kooperatiba. Mm-hmm. So kay group ka na, tawagan niya, group of person, registered group of person. So bili lang isa. Mm-hmm. So daghan grupo sa tao na nakinabangay, in unison, ang ilahang purpose, design. So muna, mag-contribute sila tagsa-tagsa, mahimong kapital sa co-op, umitin sa operation sa co-op. Mm-hmm. So, na-defeat ang purpose sa cooperative kung isa lang katao ang nag, Oo. Tama so, dapat, ba? Mm-hmm. Dapat, ano ng mga member, mubayad din sila sa inang, mubayad sa pinakapital nga ito sa co-op. Mm-hmm. Okay. In the past, ARD, dali lang kayo magparehistro og multi-purpose co-op. But I understand nga mura og i-amend ang balaod nga dapat mag-primary co-op sa ka o sa ka maka-multi-purpose. Tama po ba? Oh, tama na siya. Sa una, pwede tayo makadiritso og registered as multi-purpose. Sa kaning multi-purpose cooperative o sa ka-primary cooperative yapon, pero dagdag negosyo. Mm-hmm. Two or more ang negosyo niya ng multi-purpose cooperative. Mm-hmm. So karon no, wala kami nagatugot pang mo-raise to diretso o multi-purpose. Single type cooperative una ang among nina-approve. So pasabot kung cooperative mo tukot o tindahan sa consumer, so consumer cooperative sila, one business sa pag-start. Mm-hmm. So after 2 years, kung makita nila nga pwede na sila mag-multi-purpose, di na sila tumapply o parang amendment sa CDE nga kani gusto namin mag-multi-purpose. So, of course, natin yung mga supporting documents niya to prove na kaya nila mo operate with other business undertakings. Pero kasakaroon, single type una ang aming ginagawat. No? So isa ka negosyo una pag permiro pa nga cooperative of first time registered with CDE. Mm-hmm. Unsa ato mga safeguard ARD nga kining kooperatiba dili siya ma-prostitute kay daghan kayo karon ng mga nagatukod-tukod mga kooperatiba pero actually mahulog man og murag personal business sa pipila ka mga tao lang. So ang kooperatiba magulo dapat ang mga tagihan na ang mga member no nga atong nagakontribute og paid-up capital. Mm-hmm. So kung naay sa kataong nagtukod lang tapos siya lang tayong bibayad, so dili kaya na siya ang konsepto sa kooperatiba. Dapat kooperatiba among the members, so katong mga members, sila yun ang mo-contribute o paid-up capital para ma-feel nila nga sila yun ang pipiya sa kooperatiba. So ang CDA no, as a part sa mong trabaho, ginagtuan na muna, gina-inspect na muna ang kooperatiba. Sa una, katong wala pa'y pandemya, we conducted inspection physically. So, ginagtuan din na muna ang co-op. Ginatanaw kung nabay opisina, interview na muna ang mga member officers, ginatanaw na muna ilang operation. Sa karon nga na'y pandemya, ang ginagbuhat is inspection virtually. Pero naagyapon, ginatanaw-gyapon na muna, gina-inspect-gyapon na muna ang kooperatiba para makita kung nagsunod ba sila sa atong atong cooperative code of the Philippines. Mm-hmm.
mawalagi na kay mura og ma-defeat na katong wisdom, katong rationally kung anong adunay mga cooperative. Actually, ARG, kini, it's good nga nakabaluming kuan lang di ay pre-registration seminar ang gikinahanglan ni ani kay ang tinuod lang kami, nagparehistro na lang mi sa mga association sa Department of Labor. Kaya we thought all the while na napaka-stringent ng mga requirements sa CDA. Mm-hmm. So actually we've been operating pwede na mong i-consider ni niya, we've been operating for already 6 years as a cooperative, pero wala mi nag-register sa CDA because of the stringent requirement nga dili na mo wala mi time for katong mga seminars. Sa pwede ra siguro mi mo request sa inyo ha later, we will coordinate with you. But more than that, so, kung okay, sige. Kung kasi kung sa Kidapawan man sa no, ang Yuxina, so very good sa region kaya magparehistro. So ito na si sir kung gusto niyo nga mag-cooperative. Aha, actually, kinahanglan yun kayo na we've been running our organization as a cooperative, pero dili may registered sa ano. Pero registered sa Department of Labor. If wala, dali lang, kasi doon yung mga pangutana ng atong mga kauban sa ano Caraga. If wala, nag-follow sa pamaagi ang bagong tukod sa kooperatiba, unsay action sa CDA? Aha, okay. If wala na nag-follow sa process, no? Sa pamaagi, unsay ginahimo sa ano sa CDA? Katong ginhimo na rong inspection no, ginatuan na yehi ang cooperative ang gina-inspect. Mm-hmm. Kung makita nito na naasi may wala na sunod sa balaod, so ano nang gina findings? Mm-hmm. Kani yung muni dapat muni mo buhatod. Kung hindi pag-ibig siya ang musunod, muna may siwan siya o ba siya ko sa order. Nga nung munito o sa sulti o recommendation sa CD. Kung hindi pag-ibig siya ang musunod na siya ko sa order na, so na ay mga proseso. Ang pinakalasi doon no, i-cancel lang ilang certificate of registration. So muna itatawag na bayo na mo ang authority na mag-coop sila. Kung hindi sila musunod sa pamalaon sa CD. Sa laws, RA-520. So, ang CDA, di siya ang balaon. No? Kami igurami mag-implement itong RA-9520 o Cooperative Code of 2008. So, muna may tabo sa cooperative kung hindi sila nilisunod sa RA-9520. Posibleng ma-cancel ang ilang certificate of registration. Mm-hmm. Maka-operate ba sila while under investigation? Follow-up question ni sa Caraga, ARD. Sige. Maka-operate ba daw sila while under investigation? Wala pa may research na. Kung investigation pa lang, wala pa research. Wala pa yung finding. May findings kay kinangan pa mag-deprove ni mo nga naagid sila yan na violate na rules of remission pertinent dito sa RA-9520 o Cooperative Code of 2008. Mm-hmm. We understand po na mayroong usa ka mag-pa-register, maubagya po ng proseso nga magsabit ka og 3 possible names sa imuhang cooperative? Oo, ginatawag yan na name reservation. Name reservation. Mm-hmm. Pero may kabaguhan karon sa proseso sa registration, no? Kaya naman ni natawag na e-co-op registration. Bukasabot, online. Wala na tas auna ka tong physical gino nga mo submit ka documents o na tapos i-balik physically by our CD personal karon online na. Mm-hmm. So, sa kasamang website. Kaya niya tag-link. Nasa mong website. Naras ang www.cda.gov.ph. Nasulod ka dito. Mag-inu ka ng account. So, dito tanan ni online sa nimo ang imong gustong pangalan or nako dito ang mga proseso sa maagi ang saon. Tapos, right after ana, ang evaluation dito lapod sa online. Mm-hmm. So, kung ma-final na after ana, na-evaluate na o findings, i-print na siya sa kooperatiba, saka i-submit din sa CDA for registration. Mm-hmm. Last question, ARD.
Regarding sa pangalan, ang pangalan has to be reflective ba of the kind of group kay, like for example, adunay usa ka kooperatiba nga gidala niya ang pangalan sa usa ka parokya. No? Parokya, when you say parokya, sa kaning sa simbahan. Pero at the end of the day, after ang parokya wala gyud na involve. So dili na appeal ang parokya sa daga niya ning usa ka kooperatiba. Unsay mahimo sa parokya niya ni para dili madrag ang iyang pangalan? So kuno no, kanang tanawon mo sa CDA kung dawaton ba sa system yung kanangan name. Basta ang importante kung magbuhat sila ng name sa kooperatiba, naka-reflect ang type sa kooperatiba. Mm-hmm. Ito, may munta nga pangalan sa grupo, tapos unsa ang type sa kooperatiba, credit ba, consumer kooperatiba, naka-reflect. Mm-hmm. So kung kana nakapangalan sa parish, kinahanglan pa pala i-evaluate mo kung dawaton ba sa system. Mm-hmm. Sa system sa CDE. May pangalan dito. Once nga musulod sila sa website karon, ang website na mismo, ang system na mismo musulti kung pwede o din pwede ang kanilang pangalan sa kooperatiba. Mm-hmm. Wala na ganda oras. Lampas na ito sa oras sa ARD. Nakakisalamat sa imuhang panahon nga gigahin sa tinig ng bayan. Mm-hmm. Dagang salamat mo sa pag-invite sa CBA. So, katong naamoy part dito sa Davao Inca, lang gusto nila mag-co-op. Ando lang sila sa CBA Davao City ang address. So, ilahaman ng jurisdiction ng kanang Davao Oriental. Pwede ba po? Sa Region 12. Pwede ba po mag-check sa inyo ang website katong mga registered cooperative IRD, di ba? Oo, sa among sa Region 12, maka-check mo. Okay. Okay, dagang salamat pag-usab. More power sa inyo, ARD, Ayan Caceres, o sa CDA. Dagang salamat, Karomi, o may buntag sa tanan. Mga katinig mo ka to ang tingog sa Assistant Regional Director sa Cooperative Development Authority, o mga katinig lang pasakita sa oras. Susangalan sa itong regular host, si Caloy Rosario. Kini ang inyong kasamtang nakauban, Karomi Ilusfa. Nagpasalamat sa inyong pakiguban na kanamo. Madayaw na timprano, mayong buntag ka na to hurot. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium, muabag spag asenso. Ang inyong mga baboy, manuog bibe, baka o kapayo, kanunay pakana o MM Face Premium. Aron paspas ang pagdago, maayong resulta.